Magandang araw mga bata! Muli, ako ang inyong Teacher Hannah na sasamahan kayong pag-aralan at gawin ang mga gawain sa Grade 4 Homeroom Guidance Quarter 2 Module 4 na may pamagat na I Get It! Handa na ba kayong pag-aralan ang ating module ngayong araw? Magaling! Tara na at isa-isahin nating unawain, pag-aralan at gawin ang mga gawain sa module na ito. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang una, maisa-isa mo ang mga hakbang at kahihinatnan ng epektibong kakayahang bumuo o gumawa ng desisyon. Pangalawa, kilalanin ang kahalagahan ng iyong mga personal na karanasan sa paggawa o pagbuo ng desisyon tungo sa pagkamit ng kabutihang panlahat. At pangatlo, inaasahang ding makalikha ka ng naaangkop na desisyon na makapag-aambag sa paglutas ng mga isyu sa pamilya at paaralan. Ang module na ito ay gagawin natin sa unang linggo hanggang sa ika-apat na linggo ng ikalawang markahan. Mayroon tayong 240 minuto para tapusin ang mga gawain sa module na ito. Ang mga kagamitan na ating mga kailangan ay worksheet at kung wala, kailangan natin ng blankong papel. Kailangan din natin ng coloring materials o mga kagamitang pangkulay at kailangan nyo rin ng lapis o kaya naman ballpen. Narito na tayo sa introduction ng inyong module. Ang module na ito ay dinisenyo upang matulungan ka na higit pang maunawaan ang tungkol sa paggawa ng pagpapasya o desisyon para sa iyong sariling kapakanan at para na rin sa ikabubuti ng lahat. Malalaman mo rin dito ang mga tungkulin ng mga tao sa iyong buhay sa paggawa ng importanteng desisyon o mahalagang desisyon. Tatalakayin din sa module na ito ang mga factors o kadahilanan at proseso sa pagbuo o paggawa ng sariling desisyon. Bago natin tuluyang gawin ang mga gawain sa module na ito, tayo muna ay mag-review o balikan natin ang ating napag-aralan noong nakaraang quarter sa module ng Homeroom Guidance. Sa ikatlong module, gumawa tayo ng mga gawain na makakatulong sa iyo na mag-aral mag-isa o maging isang independent na mag-aaral o makapag-aral ng iyong sarili o sa tulong ng iyong sarili. Tinulungan ka rin noong nakaraang quarter sa Module 3 ng paggawa ng iyong personal study plan upang matulungan ka kung paano mo paplanuhin ang iyong gagawing pag-aaral sa araw-araw. Let's try this! Subukin natin ito. Ang suggested o iminumungkahing oras para gawin natin ang gawain ito ay 35 minuto. Ang pamagat
ng gawain natin sa araw na ito ay my OOTD or outfit of the day. Isipin mo na ikaw ay inimbitahang umattend o pumunta sa 9th na birthday party ng iyong mayaman na kaibigan. Ayan, isipin niyo, pupunta kayo sa 9th birthday party ng mayaman mong kaibigan. Na-imagine mo na ba? Okay, very good. Ngayon, ang gagawin mo, pagkatapos mong imaginein na ikaw ay pupunta sa birthday party at na-imagine mo kung ano ang itsura o itsura mo kapag ikaw ay umattend ng 9th birthday party, ito na ang iyong gagawin. Una, gumuhit at kulayan kung ano yung naisip mo na suot-suot mo sa 9th birthday party ng kaibigan mo. Ito, yung sinasabi nating OOTD or outfit of the day mo. Pangalawa, draw also the gift that you would give to the birthday celebrator. O yan, syempre pag a-attend ka ng birthday party, kailangan meron kang regalo. Iguhit mo din ang regalong ibibigay mo sa nagdiriwang ng kaarawan. Pagkatapos mong gawin ang gawain na ito, sasagutin na natin ang mga processing question na narito sa ating module. Okay? Ito yung mga processing question. Una, how do you feel when you were deciding for your OOTD and why? O ano daw nararamdaman mo nung nag-i-imagine ka o nagdi-desisyon ka? Iniisip mo kung ano ang magiging outfit of the day mo kapag pupunta ka sa birthday party ng iyong mayaman na kaibigan. At sagutin mo rin kung bakit ito ang iyong naramdaman. Pangalawa, what did you consider in choosing your gift? O doon naman tayo sa pagbibigay ng regalo sa kaibigan mo. Ano daw ang isinaalang-alang mo o yung naging dahilan mo sa pagpili ng iyong regalong ibibigay sa nagdiriwang ng kaarawan? At pangatlo, humingi ka ba ng tulong sa iyong nanay, tatay o mga magulang at guardian sa paggawa ng activity na ito? Kung opo ang iyong sagot, bakit ka humingi ng tulong sa kanila? Kung hindi naman, bakit hindi ka rin humingi ng tulong sa kanila? Let's explore this. Mayroon tayong 50 minuto upang gawin ang gawain ito ng inyong module. Ano ba ang ating gagawin? Una, kailangan mong kopyahin ang table na ito sa inyong papel. Pagkatapos, kailangan mong mag-isip ng 3 karanasan mo sa mga nagdaang buwan na kinakailangan mong gawin ang tamang pagpapasya o kailangan mong bumuo ng desisyon. Mayroong example sa inyong guide upang mas lalo nyo pang maintindihan ang inyong gagawin. So, itong example na ito o yung table na ito na inyong kukopyahin ay makikita sa page 7 ng inyong module. Okay, yan pong table na yan ang kukopyahin ninyo. Pero yung mga example sa bawat table ay hindi nyo po kukopyahin. Nilagay po yan bilang maging guide lang po ninyo kung paano gagawin ang table na ito. Okay?
So dito po, yan sa unang column, ang ilalagay niyo po diyan ay yung experience o karanasan inyong naranasan sa mga nagdaang buwan na kinakailangan niyong magdesisyon o magpasya. Then sa pangalawang column naman, ilalagay niyo ang resulta ng inyong ginawang desisyon. Okay? Then sa pangatlong table, nakalagay alternative decision. Ano pa yung mga pwede niyong maging iba pang desisyon sa ginawa ninyong pagpapasya o naranasan? Pagkatapos, sa pang-apat, ilalagay niyo kung ano yung naging resulta ng inyong desisyon. Panglima, sa pang-fifth column, nakalagay persons involved in your decision, sino-sino yung mga taong may kinalaman o tumulong sa inyo upang magdesisyon o gumawa ng sarili ninyong pagpapasya. Para mas lalo pang maunawaan, papakita ko sa inyo ang table ng mas malaki. Pero after natin gawin ang table na iyon, sasagutan naman natin ang processing question. Okay, narito ang example ng table na gagawin ninyo. Ganitong-ganito po ang isusulat nyo sa inyong band paper or sa inyong worksheet or sa inyong blankong papel. So, kailangan may limang column. Sa unang column ay mayroong experience based on the decision. So, ilalagay nyo dito kung ano yung karanasan ninyo na naaayon doon sa ginawa ninyong desisyon o pagpapasya. Sa pangalawa, ano yung naging resulta ng ginawa ninyong desisyon? So, ano yung naging resulta ng ginawa ninyo sa table 1? Okay? Or sa column 1? Pagkatapos, sa pangatlo naman, alternative decision. So, ano yung magiging iba pang desisyon mo kung hindi mo ginawa yung nilagay mo sa column 1. Okay? Pagkatapos, sa pang-apat na column naman, ilalagay mo ano naman yung magiging resulta ng iyong desisyon doon sa column 3. Okay? Ulitin ko po ha, yung column 1 sa experience decision, experience based on the decision, ilalagay mo dyan ano yung naranasan mo na ikaw ay nagpasya sa isang bagay. Then pagkatapos, ano yung naging resulta nun? Yun ang ilalagay mo sa table 2. Pagkatapos nun, dito naman sa table 3 or column 3, ano naman yung magiging iba pang desisyon mo kung hindi mo ginawa yun nasa column 1. Then sa column 4, ano naman yung magiging resulta nun kung yung ginawa mo naman ay yung naging alternative decision. Then sa panghuli, sino naman po ang mga taong may kinalaman o tumulong sa iyo para magawa yung mga desisyon mo sa mga nakaraang karanasan mo? So, narito ang halimbawa. So, halimbawa, ang naging karanasan mo ay gusto mong manood. So, pinag-isipan mo kung ito ba ay gagawin mo lang sa umaga o gagawin mong maghapon. At ang naging desisyon mo ay manonood ka ng TV sa buong maghapon. So, dito naman sa column 2, ilalagay mo ano yung naging resulta ng desisyon mong ginawa doon sa column 1. So, ano yung naging resulta nung nagpasya ka na manonood ka na lang maghapon ng TV? So, nandito yung mga naging resulta mo. Una, I missed to read my lesson. So, hindi mo nabasa ang mga aralin mo. At ang pangalawang resulta, hindi mo rin nagawa ang mga gawain na kinakailangan mong gawin. Okay? Then pagkatapos, sa pangatlong column, ang gagawin mo naman kung hindi yung unang desisyon ang ginawa mo, ano dapat yung magiging sunod na desisyon mo? So ito yon. I decided to watch only for a few minutes. So, ayan yung magiging alternative decision mo
o iba pang pagpapasya mo, okay, sa ginawa mong yan. Okay, so ito naman dapat yung magiging resulta mo sa alternative decision. So ito yung mga nilagay mo, kunyari, I was able to read my lesson. So nabasa mo ang iyong aralin. Then sa pangalawa, I finished the activities in the module. So natapos mo ang mga gawain mo sa module. Then sa pinakahuli, sino yung mga tumulong sa iyo or sino yung taong tumulong sa iyo para gawin ang pagpapasya o decision mo. So ayan yon, mother. Okay? Tapos ikaw na po ang magsusupply o gagawa nito. Okay? Kung halimbawa naman ang pagpapasyang kinakailangan mo ay yung paglalaro mo. O ano yung kung mga nakaraan nagpasya kang maglalaro. So ano yung pagpapasyang ginawa mo? Pwede yon, pwede mong ilagay dito. O yung pag-aaral mo ng aralin, pwede mo rin ilagay yon dito. O yung pagkain mo ng pagbili mo sa tindahan, o pwede rin yun magkaroon ng pagpapasya. So ikaw nang bahalang maglalagay ng mga karanasan na ginawa mo o kinakailangan mong magpasya ng mga nagdaang buwan. Okay, pagkatapos po niyan, pag nakabigay na kayo ng tatlong karanasan na kinakailangan ng pagpapasya at nasulat mo na yung mga resulta noon, maging yung mga alternative decision at yung magiging resulta ng alternative decision mo at yung mga taong may kinalaman sa pagdidesisyon mo, gagawin mo na itong or sasagutan mo na itong processing question. So una, what do you notice with your answer? Ano daw yung napansin mo sa iyong mga sagot? Pangalawa, what did you consider in making decision? Ano daw po yung isinaalang-alang mo, kinonsidera mo, o yung naging basihan mo sa paggawa ng pagpapasya mo. Then, pangatlo, what could help you in making sound decision? Ano naman daw yung makakatulong sa iyo para magkaroon ng maayos na pagpapasya? So, yan ang ilalagay mo naman sa number 3. Okay? Magaling, nagawa na ninyo ang gawain ito. Magpo-proceed na tayo sa susunod na gawain ng module natin. Handa na ba kayo ulit? Okay, magaling. Keep in mind o tandaan mo, mayroon tayong 30 minuto upang unawain at pag-aralan ang bahaging ito ng inyong module. Decision-making process o ang proseso sa pagbuo ng inyong pagpapasya. Knowing the process of decision making will help you to make the sound decision in a certain situation. So, ang kaalaman mo sa pagbuo o proseso ng pagbuo ng desisyon ay makakatulong sa iyo upang makapagpasya ng maayos tungkol sa isang sitwasyon. Ano nga ba ang sound decision? It is the use of good judgment or choice on a certain thing. So, ang sound decision ay ang paggamit mo. Ito yung paggamit mo ng mabuting paghusga o pagpili sa isang bagay. Follow this 5-step decision-making process. So, para makapag-desisyon ka ng maayos o matulungan ka na makabuo ng tamang pagpapasya, sundin mo ang 5 step na ito na may acronym na I-GET. Okay? Sa letter I, identify the problem. What is the decision that you are going to make? You have to see the real issue to be able to solve it through. Okay, so kailangan mong alamin, kilalanin, ano ba ang problema? At ano ang desisyon na kailangan mong gawin? So, kailangan mong malaman
kung ano yung totoong issue para magkaroon ka ng maayos na paraan upang masolusyonan ito. Pangalawa, G, gather information. So, kinakailangan mo maghanap ng mga impormasyon. O kailangan mong mangalap ng mga impormasyon tungkol doon sa issue o sa problema na kinakailangan mo ng decision making. Look at the facts at hand. So, kinakailangan mayroon ka ng titingnan na mga impormasyon. You can ask for help from your parents, other family members, or even your teacher about their thoughts and opinion on your problem. So, kinakailangan, maaari kang humingi ng tulong sa mga magulang mo, sa ibang miyembro ng inyong pamilya, o maging sa inyong guro tungkol sa kanilang mga opinion o gusto nilang sabihin sa problemang iyong kinakaharap. Then sa letter E, examine options. So kung meron ka ng naisip na mga option, kailangan mong suriin lahat ng iyong pagpipilian. Evaluate the choices that you have. Kailangan mo munang suriin lahat ng iyong mga pagpipilian tungkol sa iyong problema. Then pagkatapos nun, you may have at least 3 possible solutions to your problem. So kailangan mayroon kang 3 posibleng solusyon para sa iyong problema. So pagkatapos nun, kailangan mo namang ilista o itala ang mga magiging positibo at negatibong epekto ng iyong mga pagpipilian na solusyon sa problema. Pagkatapos nun, makakatulong sa iyo ang iyong mga nilistang positibo at negatibong epekto para malaman mo kung ano ang mangyayari kapag pinili mo ang isa sa mga pagpipilian mo. Pagkatapos, letter T, take action. So, dito naman sa bahaging ito, gagawa ka na ng action para sa iyong problema. Make the decision which you think is the best among the solution. So, gagawa ka na ng desisyon kung ano yung sa tingin mong mainam o pinakamainam sa lahat ng naisip mong solusyon. Pagkatapos, take time to review. So, ito yung pinakahuling gagawin mo. Kailangan mong maglaan ng oras upang suriin ang naging resulta ng iyong desisyon. Was it effective or not? Epektibo ba o hindi yung ginawa mong desisyon? If it did not help you, o kung hindi ka natulungan ng desisyon o pagpapasya na napili mo, okay lang ito. Tandaan mo na kapag ikaw ay nakakapag-desisyon at sa tingin mo yung desisyon mo ay walang naitulong sa iyo, okay lang yun. Okay? Pwede mong gamitin ito bilang karanasan mo lang na ikaw ay matututo dahil sa mga naranasan mo. Dahil kailangan mong isipin, you can do better next time. Makakagawa ka pa ng mas mabuti sa susunod. Okay? Dahil tao lamang tayo, may mga desisyon tayong nagagawa na hindi angkop para sa atin. Pero, try and try lang. Gawin natin ang lahat at pasasaan ba't magtatagumpay din tayo. You can do it. Mayroon ka namang 40 minuto para gawin ang bahaging ito ng module. So,
So, sa bahagi ito, gagawin mo ulit ang table dito.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalimutang isubscribe ang channel na ito. Magkita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin. Stay safe and God bless! Bye-bye!